Naranasan niyo na bang manghinayang dahil sa mga kakaiba o weirdong bagay na inyong natuklasan sa internet? Mga bagay na mas mabuti pang hindi mo nalang i-Google? Malaking tulong sa atin ngayon ang internet dahil isa ito sa mga pangunahing bagay na nagbibigay sa atin ng mga importanteng impormasyon na ating kinakailangan. Pero, kalakip ng silbi nito ay ang impormasyon ng mga di kaaya-ayang mga bagay na hihilingin mo nalang na sana hindi mo nalaman o i-Google. Maligayang panonood mga kaibigan, sa panibagong episode natin ngayon ay tatalakayin natin ang mga bagay-bagay sa loob ng internet na dapat iwasan mong i-search o i-google. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga gantong klaseng talakayan, ay mag-subscribe na at hit the notification bell para updated ka sa mga bagong upload sa channel na ito linggo-linggo. Babala lang mga kaibigan, ang episode na ito ay maaaring maglaman ng mga di kaya-ayang impormasyon na matatagpuan sa internet. Kung di mo talaga mapigilan ang sarili mo na hanapin ang mga bagay na ito sa internet, ay siguraduhin matatag ang inyong kalooban para harapin ang mga ito. Bago ko muna simulan ang talakay natin ngayon, ay hayaan nyo akong turuan kayong makaiwas sa pag-search ng mga di ka nais-nais na bagay sa loob ng internet o Google. Ito ay para na din sa kaligtasan ng inyong mga anak o mga nakababatang kapatid. Sa pagbukas nyo ng Google ay may makikita kayong setting sa kanang bahagi ng pinakababa ng page at i-click ito. Pagkatapos ay makikita nyo sa pinakataas ang salitang Save Search Filter at i-click ang box nito. At huwag kalimutang i-save para mag-take effect ang binago mo sa settings. Sa ganitong pamamaraan ay makakaiwas ka sa mga di kaaya-ayang mga bagay na matatagpuan sa loob ng internet. Nikki Katsoura's Death Photographs. October taong 2006 ay nasangkot sa isang car accident ang 18 taong gulang na dalaga na si Nikki Katsoura's habang minamaneho nito ang sariling kotse ng kanyang ama. Ang aksidente nito ay sobrang lala na nagresulta sa pagkamatay at pagkawasak-wasak ng katawan ng dalagita. Sa lubhanang dulot ng aksidente kay Nikki Katsoura's ay minabuti na lang ng mga pulis na hindi ipakita ang mga labi ng dalaga sa kanyang mga magulang. Ang litrato ng kanyang aksidente ay mabilis na kumalat sa internet sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga kamag-anak na ipatanggal ito. At kung ako sa inyo ay huwag nyo na subukang hanapin ang mga litrato nito. Brian Peppers. Si Brian Peppers ay isang rehistradong sex offender sa Ohio. Siya ay may di kaya-ayang itsura na sabi ng iba ay maaaring dulot ng isang sakit na tinatawag na Apert syndrome, isang uri ng congenital disorder na nagdudulot ng kabalintunuang pagkabuo ng bungo ng isang tao. Ang kanyang litrato ay kuha ng Ohio's Electronic Sex Offender Registration and Notification System matapos siyang makulong taong 1998. Taong 2005 naman ay nagsimula ng kumalat ang litrato ng mga mukha ni Brian Peppers sa internet dahil sa kakaibang itsura nito. Sa katunayan, marami ang mga hindi naniniwala na totoong tao si Brian Peppers, pero ito ay kinumpirma ng Snopes. Kung kayo'y curious talaga sa pagmumukha niya pero ayaw niyo ring matakot, ay isipin niyo na lang na siya ay may mukhang namamaga na may malaking mata at kulay abo ang balat. Meetspin.com. Ito ay isang website na may video ng dalawang lalaki na nagtatali na kung saan ang isang lalaki ay nakapatong sa isang lalaki habang ito'y umiikot. Ang site na ito ay may timer din kung saan sinusukat nila kung gaano katagal mo kayang panoorin ang clip na ito. Four Girls Fingerpaint. Sa title pa lang ay aakalain mong may mga dalagang babae lang na mahilig sa art. Pero ito ay napakalayo sa inyong masasaksihan kung pipilitin niyong hanapin ito sa internet. Ang video na ito ay kilala rin bilang sequel sa isa pang nakakadiring video na may pamagat na Two Girls, One Cup. Sa video na ito ay makikita niyo ang apat na babae na pinipaint ang isa't isa gamit ang kanilang dumi sa pamamagitan ng kanilang mga daliri. Isa lang yan sa mga nakakadiring ginawa nila sa videong iyon. Kung mahina ang sikmura niyo ay huwag niyo na subukang i-google pa ito. Lemon Party. Ang clip na ito ay makikita sa site na lemonparty.org kung saan masasaksayan nyo ang tatlong matatandang lalaki na nagtatalik at nag-oral sex. Harlequin Fetus. Kung naisip nyo i-google ang fetus ay malamang makikita nyo ang actual na litrato ng batang fetus. Pero kung isa-search nyo ang Harlequin Fetus ay makikita nyo rin ang nakakaawang fetus na may congenital disorder na tinatawag na ichthyosis. Ito ay isang uri ng sakit na kung saan ang batang fetus ay magde-develop ng makapal na keratin sa balat na ito. Dahilan para mabuo ang mga balat nito na parang kaliskis ng isda. Napakamaselan at delikado ang uri ng sakit na ito. Sa katunayan nga ay ang mga batang tinatamaan nito ay kadalasang nagtatagal lamang ng ilang araw. Blue Waffle. Isa ito sa napaka-misleading search word sa internet. Pero kung nakaturn na ng inyong safe search mode sa Google ay simpleng litrato lang ng blue waffle ang inyong makikita. Pero kung hindi naka-safe mode ang inyong Google search ay humanda na sa isang nakakahindik na litrato ng isang ari ng babae na tila'y nabubulok at naaagnas na.
At kung ako sa inyo ay mas mabuti na rin siguro kaibigan na huwag mo nang itangkang i-google ito. Kids in a sandbox. Siguro sa mga naunang natalakay natin ay may ideya na kayo kung ano ang pag-uusapan natin ngayon. Kids in a sandbox. O kung gaano ka-inosente pakinggan ang title nito ay siya rin kinarated SPG ng totoong video content ito. Ito ay naglalaman ng lalaki at babae na nagtatalik na may ginagawang di kaayaya at disturbing activities. At minarapat ko na lang na hindi ilahad ang mga nangyari dito at iwan ko na lang sa inyo ang desisyong malaman ang buong content nito. At muli kong paalala ay huwag nyo nang subukang isearch ito. Mr. Hands. Mr. Hands ay ang professional na pangalan ni Kenneth Pinyan, isang former Boeing engineer na nag-expire taong 2005 matapos malaman ng kumpanya na siya ay nakipagtalik sa isang hayop. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, at hindi lang basta hayop kundi isang... Ang lahat ng pangyayaring ito ay binidyo ng kanyang kaibigan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkasira ng kolon ni Kenneth at kalaunan ay nagdulot ng tuluyan niyang pagkamatay. Ang kanyang litrato ay hindi niyo basta-basta makikita online. Pero may mga video ng pakalat-kalat sa internet sa ilalim ng pangalan ni Mr. Hands. Kung gusto niyo talagang malaman ang impormasyon pahinggil dito sa formal na pamamaraan, ay may documentary film nito na ang pamagat ay Zoo, na pinalabas taong 2007 sa Sundance Film Festival. Eel Girl. Pumapangatlo sa ating listahan na may sexual at nakakadiring content. Makikita niyo sa video na ito ang dalawang Japanese girls na kung saan ang isang babae ay gumamit ng funnel para may pasok ang eel sa maselang parte ng babae at kinain nito pagkatapos. Sa katunayan ay may isang horror na palabas ang hinango dito. Ito ang Eel Girl taong 2008. Ito ay isang storya ng isang scientist na obsessed sa kanyang inaaral na half-eel, half-woman na creature. Tab Girl. Pumapangalawa sa ating listahan ang Tab Girl. Makikita nyo sa isang litrato na ito ang isang overweight na Japanese girl na nagkakalat ng kanyang dumi sa hangin. Makikita sa picture ang isang kawawang babae na nakasalon ng lahat ng dumi ng Japanese girl na ito. Kung nagbabalak kayo na i-google nito ay mas nararapat na maghanap na lang kayo ng iba pang bagay na pagkakaabalahan. Para sa uli ay hindi nyo pagsisiyan na magiging desisyon nyo. Goatse.cx. Nangunguna sa ating listahan ang Goatse.cx o kilala nilang Goatse. Ito ay di kaaya-ayang imahe ng isang lalaki na... Kayo na po ang bahala mag-desisyon kung isa-search nyo pa ba ito. Matinding paalala lang mga kaibigan na mas mainam na huwag na lang hanapin ito para na rin sa inyong ikatatahimik. Sa ating mga natalakay mga kaibigan, may mga bagay ba kayong hindi nyo napigilang i-google o i-search? Sa kabila ng aking paulit-ulit na babala, ilan kaya sa inyo ang sumubok pa rin na i-google ang ilan sa mga natalakay natin ngayon? Let me know in the comment section mga kaibigan. Kung may mga paksa kayong nais nyong talakayin ko ay just comment down below para malaman ko. Maraming salamat sa panonood at please don't forget to subscribe mga kaibigan.